Ciao everyone! Samahan niyo akong gumawa nitong isa sa mga popular na Chinese street food and also one of the famous breakfast in China. Ito ay ang youtiao. Pwede niyo ring tawagin itong Chinese fried donut stick or fried dough. So, simulan na natin! Itong youtiao, akala mo intimidating siya or mahirap gawin, pero hindi pala. Ang bilis-bilis lang. Mas mabilis pa siya sa donuts. So, una natin gagawin, pagsasama-samahin lahat ng powder ingredients dito sa ating mixing bowl. Simulan sa harina. Yung gagamitin na harina, kailangan wheat lang. Hindi kailangan dito ng bread flour. Kahit all-purpose or cake flour, okay siya. So, ilagay dito sa mixing bowl. Then, ang ating baking soda. Siyempre, para Chinese na Chinese, gagamit tayo ng chopsticks. Then, ang ating baking powder. And ating salt. And last, ang sugar. Then, imimix ito. Pag okay na, ilagay ang ating medium egg. Ayan. And bago ilagay, i-beat muna natin. Ayan, ilagay siya sa harina. Halu-haluin. Then, gradually natin ilalagay ang ating room temperature water. Then, hahaluin natin ito hanggang sa magsama-sama na yung harina or mag-form na siya. Kung wala kayong chopstick, pwede kayong gumamit ng spatula or wooden spoon. Or pwede nyo rin kamayin. So, itong dough na to, hindi kailangan ng dough mixer. Pero kung gusto nyo gumamit ng dough mixer, okay lang. Pag ganito na ang dough ninyo, look, pwede nang ilagay ang oil. Sunflower ang gamit ko, pwede rin kayong gumamit ng vegetable oil. Yung iba, ginagamitan nila ng butter para mas malasa. Pero ako mas gusto ko yung oil lang ang gamit. Lagyan na natin. Then, mix again. At this point, pwede na nating gamitan ang kamay. So, sama-samahin nyo lang yan. Ganito. And then, sa pag-knead nito, important reminder, hindi natin ito ininid kagaya ng pag-knead natin ng mga bread dough. Sa pag-knead nito, ipipress lang natin na parang minamassage. Mamasahiin lang natin ito ng ganito. Dahil gusto natin yung dough ay mag-stay soft and weak. Ayaw natin ng gluten development dito. So, ganito lang. Press. Then, fold nyo. Then, fold again. So, gagawin nyo to mga 7 to 10 times. So, yan. Okay na itong dough natin. I-rest natin ito for 15 minutes. Then, after 15 minutes, i-rest ulit natin ito ng another 15 minutes. Tatakpan natin ng plastic wrap. And rest for 15 minutes. After 15 minutes, imamassage ulit natin ito. Saan ito? Look, kita nyo? Soft niya na. So, ifo-fold natin, then massage, then fold. For 7 to 10 times.
Yung final dough nyo pala ay ganito, hindi madikit. Tatakpan ulit natin ito and rest again for another 15 minutes. Ready na ang ating dough. Buksan. Then, ililipat natin dito sa ating kneading board. Pero before, magdadust muna tayo ng onting harina. Onting-onti lang para lang huwag madikit. Then, kunin ang dough. Yeah. Look, so soft. Then, ipipress natin ito. Press muna natin para mag-form ng rectangle. Then, using your rolling pin, using your rolling pin, ipa-flatten natin ito. Pahahabain natin siya. Itong yokyao, naalala ko nang nasa Taiwan ako. Isa sa mga paborito naming kainin to for breakfast. Then, pinapartner sa soy milk, soya milk. And, pwede rin siyang ilagay sa congee, sa ramen. And yung iba, sinasama nila dun sa recipe na Chinese beef stir fry. Yan, pag na-stretch na siya ng ganito, mga 2 dangkal yung haba. Papaikutin natin ito or i-roll out natin ito. Ganyan. So, yan. Then, i-rest ulit natin ito. Ilalagay natin sa same bowl. Takpan. This time, lalagyan natin ito ng additional cover. Dinoble ko yung cover nito, ang plastic wrap, kasi i-rest natin ito sa loob ng fridge overnight. So, maganda itong gawin sa gabi, then kinabukasan for breakfast, ready na siya. So, after nyong i-unload sa fridge, ilalagay nyo siya sa counter, sa room temperature for up to 1 to 2 hours. Yan, para yung dough ninyo nasa room temperature na bago ninyo iprito. Pero kung wala naman kayong time, pwede nyo itong i-rest sa counter for 3 hours. But for better result, mas maganda kung overnight nyo siyang i-rest sa loob ng fridge. So, i-rest na natin. But syempre guys, meron akong naka-ready dito. Ginawa ko siya kagabi. So look, makikita nyo kung gaano kalambot pag overnight nyo siyang ni-rest. Dust tayo ng harina dito sa ating kneading board. Wow, look, so soft. Pahabain natin ito. Then ika-cut natin ito sa gitna. Sure na maglalagay kayo ng onting harina sa inyong kneading board para hindi didikit ang inyong dough. Press. Then, i-flatten using your rolling pin. Ika-cut ko ulit ito sa half kasi hindi siya kasya sa aking kneading board. So, cut natin ulit. Then, mamaya natin ito gawin. Then, guys. Look. Ganito ka, thin. Then, ika-cut na natin siya. Gagamit tayo ng kutsilyo. Mas maganda. Tanggalin natin itong magkabilang dulo na hindi same ng size. Then, ika-cut natin ito ng mga ganito kalaki. Ito lang yung sukatan ko, ha? So, yan. Cut natin. Same sizes dapat ang hiwa nyo. Then, gamit ang chopstick. Yung isa, babasain natin. Then, ilalagay natin sa center ng ating dough.
then press. Ito yung mag-a-act ng parang glue sa ating dough. Then gamit ang isang chopstick na dry, kunin ang isang partner ng ating dough, and then ipagpatong ito, then press. Ididikit natin siya. And then press natin itong magkabilang dulo para hindi siya bubuka. Then pahabain natin ng onte. And then tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. Bago pala natin ito pagpatuloy, initin muna ang oil. Dapat ready na siya. Para pag natapos na ito, magpiprito na tayo. So tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. Ang ideal oil temperature ay 190 degrees Celsius or 375 degrees Fahrenheit. Bago ilagay sa oil, pahahabain muna natin ito. Halos kasing haba ng pan na gamit natin. Pagkalagay na pagkalagay, move your dough from left to right, then paikut-ikutin nyo ito using chopsticks, fork or spatula. Continue lang ang pag-roll ng dough hanggang sa lumobo na ito. Then, pag inflated na siya, pwede na kayong mag-add ng dough sa oil. I suggest na huwag niyong pagsasabay-sabayin. Hintayin niyo munang lumobo ang isa bago mag-drop sa oil ng another dough. Pag ready na, ilagay sa cooling rack. Cook your yotiao until nice golden brown na. Sobrang bilis lang ito kaya huwag niyong iiwan. It's important na nasa right temperature kayo, otherwise magiging flat ito or hindi mag-e-expand. So there you have it guys, our yotiao or Chinese fried donut stick. O diba, napakabilis lang pala niyang gawin. Pwede nyo nang gawin ito sa bahay pag nag-crave kayo dito. So, or pag nag-crave or pag gusto nyo siyang matikman. So yan, look at that guys. Kamitan ko chilyo para makita niya. Wow, so soft. Look. So, ganito yung loob niya. Sabi ng asawa ko, para itong Chinese version ng cream puff or beignet sa Italian. Diba? Soft inside, crunchy outside, and yung loob is airy. Look. So, pwede nyo itong lagyan ng palaman. Diba? Explore, guys. Pero ako, yung nasa Taiwan nga ako, na-share ko sa inyo, favorite ko itong i-partner sa soy milk. So, breakfast ko na to guys. And, bon appetito. So. That's it for today guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating yotiao. And kung nag-enjoy po kayo, please consider subscribing and pakiring na din yung notification bell para updated kayo sa lahat ng Anna's Passion Recipes. Ciao for now. Thanks a lot for watching. Kita-kits sa aking next video.